Pusing Pangsamaro Government! Ating tatalakayin at pag-aaralan ng usaping legal na napapaloob sa Batas Pambansa bilang 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Kami, ang inyong mga bagong kaibigan, kadalakayan, kausap at kabangsamoro. Mula sa tanggapan ni Member of the Bangsamoro Parliament, Muhammad S. Yaku. Inyong mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes sa himpilan ng Voice FM 99.0 sa una at ikatlong linggo ng bawat بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا Ahlan masahlan, welcome po sa special episode ng ating programang Usaping Bangsamoro Government. Eid Mubarak po sa inyong lahat. Muli po kami ang inyong mga lingkod, Rose de Bunda po. Yes po, magandang umaga sa ating lahat ng ating mga tagapakinig, Attorney Abier Nun po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babo Bapa. So, usulong satyan si Hashim Mantikaya. Assalamualaikum. Mga baba, ngayon ay patatalusan. Aming panalangin po na sana tayo lahat ay nasa mabuting kalagayan, mabuting pangangatawan, at masayang nagdiriwang ng Idul Adha ngayon. Dobleng ingat po tayong lahat. Huwag kalimutan pagpagamit ng face mask at of course, social distancing po. Sa mga naka-tune in po sa Voice FM 99.0, samahan niyo po kami sa isang oras na usapin. At sa gusto makibahagi o makitalakayan sa amin, padala lang ninyo po sa numerong 0953-276-4777. Abangan din niyo po ang aming quiz on air. Tumutok at makinig sa usapin ngayon dahil dyan po manggagaling ang sagot sa mga katanungan na ibabahagi po namin maya-maya lang. Gaya po ng ating naunang episode, bawat segment ay may usapin tayong mga napapanahon. At dahil Idul Adha ngayon o festive o sacrifice, na yata nung maging paksa na so significance of the celebration of Idul Adha. So nga, kita ng mga Muslims, sa mga timpo niya ba, pindidimuran, kanuintay na dunya na para katuntayan tanong, kasabutan tanong, mga kabangsamoro, mga babondubapa, na makinser, atin siya, so,
isa sa akin mga MP, mga taga-Paraso, no? Na sa kanin ay makabitala, makatarong sa kitang sa kabitala, na sa hasil, sa kanin ni Matong pakilala nun. Oy, nasukran na Ma'am Rose, alhamdulillah, mapiyay subject na sulat o mambityala tanong kanibabong si Bapa sa ating mga kababayan, mga kapatid na mga kabangsamoro, at pati na rin po sa mga kababayan natin, mga Pilipino na nakikinig sa oras na to. So, bago po natin ibigay ang ating panauhing pandangal ngayon, ay gusto ko sana na ipakilala po siya sa atin para po doon sa ating mga kababayan at mga kapatid na hindi pa po lubos na kilala. Ito po ang ating panauhing pandangal sa ngayon. Mga kapatid, ang ating panauhing pandangal ngayon ay nagtapos po siya ng kanyang elementary sa may Al Israh Elementary School sa taong 1981, Ma'am Rose. And then natapos din po niya yung secondary education niya sa may Mahad Cotahuato Al-Islami in the year 1986 po. At saka nag-earn din po siya ng college degree of the Bachelor of Science in Sharia Law, Mahukba, sa labas po din ng bansa, sa may International Islamic University sa Madina Al-Munawara, Kingdom of Saudi Arabia. At saka maliban po dyan na mga kabangsamoro ay nag-proceed din po siya ng kanyang Master's in Public Administration sa may Cotabato City State Polytechnic College. At finally noong taong 2013 ay nag-confer na rin siya ng kanyang PhD or Doctor of Philosophy from the same institution din sa Cotabato City State Polytechnic College. And then, ito pong ating panauhing pandangal ay nagsilbi ding bilang isa sa mga officials po ng Bangsamoro Development Agency ng Moro Islamic Liberation Front. Sa tagal po na 9 na taon po, ang masyado pong matagal ng kanyang paninilbihan sa may Bangsamoro Development Agency. Sa katunayan po ay noong 2010 ay siya po yung nagiging Executive Director. Hanggang finally, it was 2019, na siya po ay mahirang bilang isa sa mga miyembro po ng Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At maliban pa po doon sa kanyang posisyon na miyembro ng Parliament ay isa rin po siya sa mga minister, no? Particularly po sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Isa rin po siya sa mga visiting professor ng isa sa tanyag din na institusyon natin kung saan doon siya nagtapos sa Cotabato City State Polytechnic College. Isa po siyang visiting professor. At the same time po ay nagsisilbi din po siyang advisor po ng Al-Amana Investment Islamic Bank dito po sa Pilipinas. And then marami din po siyang nasalihan mga organisasyon, kasama po dyan yung membro po siya ng sa Institute of Islamic Institute of Bangsamoro Studies or IBS. Siya rin po ay kasama sa Hayatul Ulama of the Philippines. In fact, siya po, kung niya po nagkakamali, siya po yung kauna-unang Secretary General po ng nasabing isa sa pinakamalaking samahan ng mga ulama. Maliban po dyan ay kasama rin po siya sa may Bangsamoro Leadership and Management Institute or yung tinatawag nating BLMI. And then, maliban po dyan na mga kapatid, mga kabangsamoro, kadalasan po siyang iniimbita bilang isang speaker, hindi lang po dito sa ating, kundi sa international, mga international conventions or conference. Isa na dyan yung Conference on Decentralization for Peace and Development Programs by Local Government Unit. Ganun na rin po sa Regional Conference on Inclusive and Right-Based Education organized by UNESCO and launching of 2015 State of World Population Report, the Physical Accountability of Public Officials and many other. Kahit wala pa po siya sa mga ano, ay isa po siya sa mga paborito ng mga kabataan noong kabataang mga 1980s onward. Isa po siya sa ating mga tanyag ng mga lecturers, ha? Lalo-lalo na po sa usaping isla. So now, hindi ko na para tagalin, ibigay po sa inyo. Help me welcome our honorable member of the parliament, at the same time minister, Muhammad Shuaib Yaqub,
to give us his understanding on the significance of celebrating Eid al-Adha. Sheikh Ustaz and Dr. Muhammad Yaqub, sir. Syukran, Brother Hasim. Syukran sa mga kasama namin sa station. Si Ma'am Rose, si Atty. Abir, si Haisam, our operator of live stream in this station. And mga kasama namin. At sa technical side of this registration, especially our brother Sir yung presidente po ng itong institution Jamia and then si Sheikh Saim Sindatok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medyo kinakabana ko sama mahabang kita. Anyway, we are here to participate with the entire Ummah celebrating the Eid al-Adha. We are very fortunate na naabot pa natin itong araw at makakasali po tayo to express our celebration. Isa lang ito sa pinaka importanting araw sa Muslim Umma. So, alhamdulillah. So, we are here to extend our congratulating message to all Bangsa Mundo. Especially those are listening to us. Itong araw na ito as explained by our anchor na Eid al-Adha po tayo at siguro everybody lahat po tayo ay kahapon pa na naghanda na to, how can we in the first place going to the place of prayer sa situation na we have the very limited movement for now dahil sa COVID-19 pandemic. At alhamdulillah, I think all of us nakapagsambayang naman at the Bangsa Muro people kahit pa paano nakakapagsambayang din. Although meron sa bahay lang, yung iba at yung iba na nakakapagsambayang din sa mosque. At alhamdulillah. So our discussion this time very interesting. So we do hope we can meet the expectation of our listeners. So yan ang mahalaga. Sir, Eid al-Adha po tayo ngayon. So ano po yung significance po nung Eid na to sa ating mga Muslim po? As I said, kahapon pa nag-ating karamihan sa Bangsa Muro people may handa na to welcome and celebrate this day. Ang mga Muslim, supposed to be yung may kaya, ay obliged to go to Mecca as implement the pillars of Islam. Imagine, this day ay performing the fifth pillars of Islam. You cannot completely become a Muslim unless you fulfill the five pillars of Islam. Shahadatain, prayer, five times a day, chakha, saum, and this fifth hajj. Pero dahil ngayon, not only hindi kaya yung tao kundi we prevented to go to Mecca. Actually, limitan lang ang makakapunta doon this year dahil dito sa COVID-19 pandemic.
Pero very lucky and very fortunate yung nakakapunta doon ngayon. We see lively in the news na yung mga kapatid natin na napalad na nakapag-hajj this year. Kahapon nandun na siya sa nandun sila sa Arafah. So ngayon magtawaf na sila ng hajj doon sa Makkah at magpunta na lang sila sa Jamarat. So this day, especially this morning as beginning of Ayyam Tashrik, na our brother na napunta doon ay nagtawaf na at finally na-perform na nila yung hajj. After this morning, kasi kapag makatawaf na sila, and then babalik na sila sa Mina to stay 3 days at least. So hajj na sila. Hajj na sila. So tayo naman, kapag nakapag-pray na tayo ng prayer, kung sinong may chance na makapray, nakaparticipate na tayo. And we have 3 days to kung kaya natin mag-kurban. Yan ang ating obligation as non-performing hajj. Na kung may kaya mag hindi yung sabihin na nakapag-kurban ka na hindi ka na mag-kurban ngayon. Every year you can perform kurban or having a kurban kung patuloy na may kaya ka. Pero kung wala naman, at least you participated in the celebration of this morning, it is very significant. Kahapon sana, marami yung nag-fasting of 9th of Hajj. Ang significance yan kapag nag-ano ka. Parang Allah subhanahu wa ta'ala na pasinsya na yung kasalanan mo in 1 year past, and then Allah will forgive you the 1 year future. Yun ang yung kasabihan ng mga ulama of significance po nung 9th of fasting in this month. And ang wisdom diyan actually to encourage you to have a korban. Parang Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encourage you to have a fast. Ma-feel mo yung ano, and then after alam mo yung fast ka na parang na-motivate yung ano mo, appetite mo to have a good food. So it is also motivate you to decide na the day after, sasabihin mo kung may kaya ka, mag-korban ako kasi mag-sumalin ako ng kambing or... Parang nilook forward mo yung good yes, meal. Yes. So, this is the system given by Islam na you feel really how can you prepare yourself the day before to welcome this day na ready ka. So ngayon naman in-encourage ka naman hindi pwede ka mag-fasting. Hindi pwede. Yes. Na in this day mag-fasting ka. Yeah. Both the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Hindi ka pwede. Because how can you Eid al-Adha prayer compared to Ramadan, Eid al-Fitr. Kasi sa Eid al-Fitr, before you perform prayer, sunnah yung magkain ka. In this case, saka na lang magkain after prayer. Kung kaya, sunnah yun. Kaya nga, Sakanat aqli wa lubbi
celebration talaga itong Eid. Like what our honorable guest for today na share sa atin, mashallah, ang dami nang for the significance alone, no, ang dami na nang nabanggit. Actually, ang daming interesting doon. Of course, nabanggit niya yung different, yun pala yung difference nung Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And then, why did we fast yesterday? It falls on the 9th, if I'm not mistaken, it's Day of Arafah. No, Ustaz, sir? Opo, Day of Arafah. And then, of course, it is very important to note that it is the fifth pillar of Islam. And for those who are, kung kaya, mag-hajj, no? Yun yung just one, some of the really significance of this day. Siguro to answer, no, to para to make it more interesting, maybe we can like talk about yung history po talaga nitong Eid na ito, Eid al-Adha. How did it started? Bakit nga ba celebrate tayo? It is, as I told you kanina, it is a day of performing the fifth of the Islam, pillars of Islam, yung Hajj. How do you celebrate and what thing should be remembered in this day? Hindi naman reason ito na mag-celebrate. The importance immanent doon sa status niya itself as pillar, pillar of Islam. Pero may nangyayari na we have to remember, like the time of Ibrahim alayhi salam as apostle or messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Na sometimes yung mga messenger ay sinusunod yung anong nangyari. At ano yung mahalagang sakripisyo nila. We will remember because we want to share the wisdom in that event. Like nung tinistingan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, how he followed the command. Kahit anong klaseng command ng Allah subhanahu wa ta'ala, na he committed as messenger to follow. So, ang isang testing, temptation sa kanya. Hindi naman temptation, but testing lang. Trial. Sabi ay parang, kasi Allah subhanahu wa ta'ala, kapag may faith ka, tinestingan ka niya. You will expect that Allah will test you on your faith. So, kasi ang gusto niya, bigyan ka ng grado. How you faithful. Kasi sabi sa Quran, yung faith daw ay hindi sinasabi. It is a what in your heart. At hindi yung makita yung how high your faith. Kung hindi makita sa how do you found the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So, Ibrahim as a messenger, hindi naman natin kapareho siya. Pero imagine yung testing sa kanya, mismo yung kaniyang nag-iisang anak na nakita niya sa dream lang, sa pananiginip. Pero ang mga messenger, hindi na nanaginip na may kasalin mga saitan. Purely kapag nanaginip sila, Allah, So nakita niya na sabi ng Allah ay i-slap niya yung kanyang nag-iisang anak. So it is a testing. And then sinabi niya sa anak niya na yung nakita niya
So sabi nung anak, kung talagang utos ng Allah yan, he will be defeated. Perseverance. Wala siyang objection. Wala siyang dapat itanggi. Kasi it is the way you understand your other side doon sa mga ginagawa. Meron mga tao na kahit ulama ka pa, hindi niya intindihin you are in the position you implement ano. And the response nung ano criticism parang kasi hindi niya naiintindihan eh. At hindi niya he don't try to understand it. So imagine yung anak na siya yung victim but still he trying to understand the command of Allah subhanahu wa ta'ala for his father. Sabi niya kung yan ang utos, I'm ready to accept the offer of Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit siya yung biktima na sumbali nung kanyang father. So finally, instead na tatakbo at ayaw, nag-advise pa. Kasi he understand the feeling of the father toward the son. Sabi niya, kung i-implemento yan, ang gagawin, huwag mo akong tingnan. Pinawangan ni si Ama. The objection, sir. The objection. But nag-advise pa na paano i-implement na hindi ma-change yung feeling, hindi ma-control nung ano sabi sa yung lata ginawa ba? Lata nanam. Lata nanam. So hindi ano makita yung anak ko ito. Nag-isa pa. At isa sa pinaka dream ni Ibrahim na magkaroon ng anak. E tapos, nag-isa-isa. That time. Ismail alayhi salam. After the tens of years na naghintay na magkaroon sila ng anak with Hajar, eh finally with Sarah merong ano, sen ipa-ano pa sa kanya. Ipakurban pa. So, imagine how painful. Yes, no wonder. Pero, makikita mo yung between the two party na nag-usap. Mm-hmm. Ang pinag-usapan, paano ma-implement? Paano ma-implement? And that time, nag-intervene yung setan. Kaya nga ngayon, may batuhan ng stone in the mina. Because doon naghintay yung ina. Doon naghintay yung ina. At doon pumunta yung iblis. At nagamukhang tao na sinasabi, eh, how do you allow ng isang anak mo ay ano ni Ibrahim? So, ang ginawa ni, ano, kasi also the mother understand the stand. Understand the situation. Kasi yun, dapat in the event, everybody should understand the reason behind. So, ang stand naman ni Sarah, Hajar, ang ina ni Ismail, ay trying to understand the mission of his husband. So, nung may nagpunta sa kanya na nag-advise na ganito, eh binabato niya sa ano, kasi sabi na, go away. Kasi meron siyang pinanindigan. Kaya nga sometimes nung tayo, mga babae, ay merong something na nag-a-advise, nagsasalita. Dapat huwag natin tingnan. Ang meron tayong sariling pananindigan na no one can advise us on that because that our stand and we have to fix our stand. So, yun, if you look at the situation, Ibrahim, Ismail, and Hajar, yun sa event, talagang there are three focus on the how the command of Allah subhanahu wa ta'ala be implemented. Hindi yung may nadagdalawang isip pa. So hanggang na-implement. At what after? Allah decided against of, sabi, kaya nga sabi,
sinabi ni Ismail, kung if you implement this command, huwag mo na akong tingnan. Huwag mo na akong tingnan. At ang ginawa ni Abraham, hanggat na, akala niya na islap na si Ismail. And then umalis. So hindi niya tinignan. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala decided na nagsabi na, ah, talagang hindi ka pala mabiro. Hindi ka pala talaga mabiro. And then, he decided automatically replace it in Ismail. That's na ngayon ay, if you want to, kaya nga tinawag na korban. Because you follow the command. So ngayon, stand mga Muslim na may nagkukorban, actually magkaiba-iba yung ruling. May sunnah, may wajib. Kaya nga sa other country, basta may kaya ka, wajib. Anong wajib? You have to do it. Obligatory. Kaya nga may mga country na nagpapadala pa ng kurban sa other country, other place. Kasi hindi na talaga maubos dun sa kanila. Kasi imagine kung isang country na may 100 million. Eh, ibig sabihin kung may kaya na mga 50 million, hindi nila maubos talaga. Hindi talaga maubos. At that indication of economically prosper of isang country na Muslim. Kasi ibig sabihin kung maraming may kaya mag sumbali ng korban, ibig sabihin maraming may kaya. So sa ating dito natin ma-measure kung mag-response na tayo sa kumanang Allah subhanahu wa ta'ala. Mami-measure na natin how we are capable economically. Pero ngayon, I think most of the bangsa Moro people nag-response na sa kumanang Allah, but still hindi pa kaya. Hindi pa kaya. At isa pagkakumpisa. Yes. As at talagang na-mindset po tayo sa korban kasi every like this korban time. Maraming nagtatanong. May korban ba diyan? So hindi sabihin alam na natin na this day ay mahalaga yung korban. So we do hope this Bangsa Moro government can give prosperity of Bangsa Moro economic development at the end of the day, the Bangsa Moro people have economically able na marami na magkukurban. So instead na dito natin islaw, baka hindi pa maubos. So we will decide to send to other poor people in other countries. We look forward to that. Yes. Inshallah. Instead na tayo ang consumer, tayo na ng producer. So we have to change that. Distributor. We have to change that. Okay. Siguro sa lamang, basta natutayin ito, ang gira yung mga nabang kapurban na naman. Basta magkaudsuro naman kung mabang sa mga. Kahapon ko, sir. Masarap kayo kaysa mo. Ay, actually, may time pa. Ilang days ba ang idala? Kung imagine mo, kahapon bumili ako ng isang camping na 3,700. So, kung meron kang 10,000 ngayon, pwede ka pa magbili ng 4,000 for kurban. And Allah will not minus your wealth. In fact, he will add more. If you intend to sacrifice in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng Allah, in tansurullaha yansurkum. If you help Allah to implement his command, he will help you also. Kasi siya doon naman sa kanya nagagaling everything, di ba? So that's so ngayon our call for our people for the kurban. Sana marami ang mag-commit na magkurban. Ipamigay sa mga tao diyan sa mga urban areas, rural areas na you really see na merong mga tao na almost 1 year hindi nakakain ng meat. Di ba? Marami. Oh, but
pati isda, hindi naman everyday pa nakakain na siya. I believe yung mga IPs diyan sa mga IP people. It's a privilege sa kanila na makarating yung mga kurban natin. Mga kurban, yes. So, we do hope na hindi pa just now a beginning of Ayamong Tashrik. Tomorrow, after tomorrow. Imagine mo yung mga kapatid natin sa Middle East, including Turkey. Nandito padadalin yung kanilang kurban because hindi na mauubod dun sa kanila. So, dito, sana yung may complementary. Na hindi lang ang kanilang kurban ng distributing in the Bangsa Moro dito. Kundi, moso may kaya na Bangsa Moro. I believe, mga kung hanapin mo na sa isensus mo, na may kaya, almost in entire Bangsa Moro, there is a almost 50,000 people. So kung meron kang 50,000, may edi meron kang 50, kung kambing lang, may 50,000 na kambing islotting na Bangsa Moro. So imagine mo. So and that help kasi kurban, hindi lang ikaw ang magkain. Ibigay mo sa neighboring mo or alam mo na kailangan niya yung magkain ng meat or invite in your house. So that's the significance of the kurban. So I do hope maraming mag-intend to have a kurban this day. I believe na mga officers of the Bangsa Moro. Makahabol pa ganyan. Yung marami lang. Ano pa, 2 days? 2 days. Yes. Sir, interesting yung sinabi mo kanina na aside from this is part of our of course, Eid al-Adha or Qurban is mentioned in the Quran, in the Sunnah. Pero I am amazed dun sa sinabi mo kanina na it has something to do with economic, economic significance itong Qurban ito, no? It can be an indicator that a certain country is a prosperous. I like that word. And then on the other hand, if there is a Qurban in a prosperous country, going to a poverty poor country, ibig sabihin nagkakaroon ng parang social social significance itong kurban nito aside from relief. You see in Islam every humanitarian aspect may impact on the social may social impact. Halimbawa, we obliged to give zakat sa may pera, di ba? At ibibigay sa mga poor people. And then this time we obliged yung may kaya. Hindi nakapunta, kahit nakapunta ng Maka, obliged pa rin magkurban, di ba? May dam sabi nila. So nung tayo naman, descend din ng pagkuman sa atin na we have to have a kurban. Pero nung may kaya. So, hindi mo kaya, wala kang kakayanan pumunta ng Makka this year. Pero may kakayanan ka mag-slaw. Diba? Ng kurban. Kahit kambing lang. So, kung may pamilya na medyo malaki na may kaya, instead na kambing, edi baka ang i-ano nila for the 7 people. Yung component ng family na 7, EDD 7, isang kapakayan na sa salawang. Yes. Na, yung sabi mo na, not only as obligation in Islam, kundi may social impact yan. It's an indication na isang country, kung maraming magkukurban, it is indication of economically prosperity. Kasi maraming may kaya magbigay. And that the mission of the isang country, how can we elevate the economic of other people, okay. Diba? Yung sa amin lang sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agriculture. Ang pinaka prime objective ng government delivery of services na magkaroon ng malakas yung economic ng isang region. At kung sabihin, economic of the region, economic of the people, yung mga farmers natin at fisher folks, gusto natin makatira.
kapag makapera, makabili na yan ng everything. So, tataas yung income ng government, tataas din income ng mga mamamayan. At kapag may income ka, may pera ka, eh, you are Muslim, obliged to have a kurban. Eh, wala namang problem kasi may pera ka. You are on business, diba? Eh, no? Oo. So, bagayaman sa kaming, sa mga kutas. Mga kutas. Kasi halimbawa na ngayon, hindi na kailangan may maghanap ka ng market kung maraming mag-kurban. Kasi bibili yan. Exactly. Oo. So, yung mga farmers natin na may kambing, eh ngayon, may market na sila kung maraming bibili. The organization, maraming mag-donate. And then, organization can buy more hates. Di ba? So, nagkakaroon ng relationship. No, kung nagtitibig, yes. Domino effect. Dito gagaram, let's say, so, nung get up sa ibang country, nagkaroon tayo ng connectivity. Yes. At napromote mo yung, ano mo, humanitarian aspect of the government. Sir, another striking doon sa explanation mo kanina yung commemoration of the Eid al-Adha. Diba parang nire-refresh natin yung mind natin on how Prophet Ibrahim and his son Ismail face test, because according to yung kanina, after faith there is test. I do not know kung sasagutin ito sir, pero I do believe that being as minister and of course as member of the parliament, ano kaya yung parang ano ba, parang realization ninyo po sa pag-celebrate ng examination, ng test na to, in relation po sa bangsa for government, sir. Exactly, sir. We are individually, everybody has struggle to become someone. Kapag nag-aaral ka, gusto mo maging someone in the future. Yes. And then, even farmers and fisher folks. So, ako, hindi naman ako nangarap sa position, actually. But, nag-struggle ako to develop my knowledge, my skill. At hanggang bumabot ako sa level na kini-qualify ko ang sarili. Kasi, maraming mga tao mahilig sa position. Pero hindi kino-qualify yung sarili. Gusto mo mangarap, pero hindi niya kino-qualify ng sarili mo. So, if you dream something in the future, you have to do, how can you get there? Diba? Para sa plano ba? So, huwag kang mangarap na hindi mo ginagawa. So, I'm in my case, as ngayon, membro ng MP at membro ng minister. Lahat po kami pareho as people galing sa barangay. And it's very, very rural barangay. In fact, wala kaming eskwela. Pero yung vision, yung mission na gusto ko maging isang tao. Sa basa ng mga Ginoo na bilang na tao. Bilang na tao. Bilang na tao. So, we have to do and work for it. So, ang ginawa ko, as my case, kahit walang eskwela sa amin, gina-struggle ko na, at with the help of my parents, of course, na nakarap ng labas, pumunta ko ng Cotabato City. And from Cotabato City, that's a struggle. I was selected as one of the students na ipadala sa abroad. And then pag-uwi ko, I didn't stop on that. I have to continue my study. Kasi naririnig ko rin na kapag nakaposisyon ka, hindi naman ako nangarap ng posisyon. Pero kapag nakaposisyon ka, because you are qualified to the position. So, yun, I'm struggling for that to qualify my. Huwag nang mangarap kung hindi mo ginagawa yung qualification. Sabihin natin, huwag mangarap ng mangarap na. Magawa ka niya, para qualify. Be prepared dapat.
So halimbawa yung Jannah, na we are all for the Jannah. Aspiring for that. Aspiring for. Pero huwag mo nang sabihin na makakapasok ka ng Jannah na wala kang ginagawa. Hindi ka jambayan. Hindi ka jambayan. Hindi ka magkurban. Un-effort. Un-effort. Tanungin mo lahat ng Muslims. Do you want to be in the Jannah the day after? Walang isang magsabi. Pero ang tanungin mo, ilang ginawa mo para maka... Yan ang pagkakaiba ng lahat po tayo. When you want something, you have to exert effort to become or to do to achieve that you want. In the case of our government ngayon. Gusto nating prosper economically. Pero wala naman tayong ginagawa with the community na para lalakas yung economy. O may ginagawa tayo, pero hindi naman natin tinutungo ng community. So therefore, it is a partnership with the government and community and local government. Sabay-sabay yan. Unity of intervention or collaboration in intervention para ma-attain yung economic prosperity. And everybody, the farmers may pera, the local government may pera, the regional government may pera. Eh kung may pera na lahat, how do you imagine kung may pera na lahat? So no reason that we cannot provide mga modern technology. We cannot prevent to have any facilities in the region. Ngayon, problema tayo sa mga modern facilities because wala tayong pera. At nagdilipin-lip pa tayo sa national government, sa black run. But later on, yalis na yung black run. Anong kapalit? So we have to work. Ang sacrifice. Yes. Yeah, para... Sabasan mga muna sana may balipot. Uy, balipot. Balipot sa bubila noon, doon sumarak ka ito. Uy, nagkagapya. Nagkagapya. Tinanda ni kapagmukha ka. Hindi na makagapya. Hindi makagapya. Hindi makatawag. Kabamagukan. Niyame, allegedly, we are struggling for the Islam. Pero ang napapatay natin, parig natin, Muslim. Ang napapatay natin, yung community natin. At napaipakwit natin yung community natin na sana ay mabuhay na nang mabuti. Parang, imagine nito sa guna. Allegedly, we promote Islam. Pero yung mga pagkalita, pagkambakwit, katakating sukamlinging, katakating sumanuking, katakating suwalining, nauliyan namin ang muli mo. Katakang maka-independence. Nananantini, umanggaya, bumibinasalta su ikanami po, yusun da sa tiyan, pagalita, langonin, yatapad daw na pakasulgata. Kapag gihad daw pa ma. Ilenta ba? Pamana, is that the way we sacrifice in behalf of Islam? Kasi kung ang tingin natin na ay, ang nakurba natin yung mga community natin. Nakurba natin ang mga kapatid natin. At hindi na nakaka-uwi. At namamatay na yung mga kambing na hindi naman nakakurba kasi kundi ninakaw lang. Yung mga manok ay nawala. So, ano ba ang, what for? Ano ba yung ninibudyuganta ba sa kanuyan kay? We have to ask ourselves, isang sa ginawa ta as leader, isang ta su mga sulat ta, nini kanila nakapukilin mo. Kasi aning ka, iya bagan tapan nakapagasulga, pasi marake po niyo kita gabagasulga, ano na natin kiti. Sir, yes. Interesting nga po na, makalingayan ko niyo ng orasan yan. Ano sa ganis ka sa marapa kung ka? Kabasa mong kaya mo. Pero kung kagagaling ka sa oras dito. I-release ko muna yung quiz na naman niya. Actually, madako kayo yung listahan ko niya questions. Yaman siya, pinaka-basis sa kapiliskas na Idul Adha niya na pa-celebrate, ano?
And na sukab sa depeta no na adin mga mapia abituwang tano kena sa kuna po niya ka tamang sa tamang ka mga kay na makontinue sa kap gagaw makontinue sa peaceful akan pag-ingat makontinue sa peaceful kapan mamagawira na sabab sa niya Idul Adha ng palinganan tano so how Ibrahim and Ismail and Hadja implement a command of Allah with collaboration. Kasi hindi lang si Ibrahim ang nag-implement. Hindi lang si kasama rin si Ismail ang nag-implement. Kasama rin si Hadja na nag-implement. Kasi kung hindi sila tatlong collaborated to implement the command po of Allah, hindi ma-realize. Kung may nagpo-post kahit isa. Oo. So I do hope na mga pag-aali namin ba makikita eh. Punta-unta na niya kabalit ya sallahu ta'ala di kena rule book sinakatawan. Rule of community, individual, family, community, the government, all the sectors. Kaya nga nag-struggle tayo noon para makarating tayo sa ganito. So we are here to continue our efforts na maibigay natin yung expectation na we are all in peace and prosperous economically. Thank you and panginintan mo sa Allah tayo na lang, mulang na ba makikinig na nasabutan nila ni niya ang message so daw na Idul Adha and Mubarak 2020. At ay hindi pa sa so, please on siguro before that, mga thank you so much po sa lamon na sharing sa ka, sir. Mashallah, madakalit na natutunan tayo sa guna. Actually, listahan ko po na mga supposedly questions ko para kaniya minister na, well, nakakuanan eh, sa oras tanong. Siguro, i-release na muna sa question na, so quiz on the air tanong ka para mga konting pang-load lang po para sa ating, para sa listeners na usaping bang sa Moro government. Siguro, ang question number one po natin is, ano ang tawag sa mahalagang okasyon o araw ngayon na ipinagdidiwang sa buong mundo ng mga Muslim? That's question number one. And for question number two po, ano ang pangalan ng anak ng Nabi Ibrahim alayhi salam na kanyang handang isakripisyo sa ngalan ng Allah? So those are mentioned po kanina sa mga ating mga tagapakinig. Please send your answers po sa numero na binanggit kanina ni Ma'am Rose. Yes, salitin natin ang tarinig sa mga listener natin, sa mga kabangsamoro natin. Kung alam niyo po yung sagot sa tanong, dalawang tanong, isend lang po sa number na 0953-276-4777. Mamaya po aming babasahin kung sino ang makapagbigay po sa amin ng tamang sagot. Buntuntok po sa mga oras na misa. Okay, nakulang nga po na subantang niya. Para sa kamarate kayo sa mga nakahanda namin eh, bagi sa ugeb na mapya ka natuntayan tanong yung bawang sa kapulpulban. So essence, so niya ba kapag celebrate tanong na unang nanonto sa nasukran talaga sa kuwan mga knowledge. Inanggayan ka sa kami, mga ilmo. Mismo, ito talaga itong timely na sabi natin. Na usapin Idul Adha special episode. Na baguhin to na pa dukuranta no so mga technical staff so mga taga-prata no siya mga ka-opisina tano si Babo no si Baba nakikinig sa kita no sa guna na Eid Mubarak po Sir Hasim at ni Basti Alan Kanoka na katigan boy alhamdulillah dukuranta no iya isakan mong kamunutan tano tulungan na mga bantong bisita tano kagina si Sir MP Muhammad S. Yacoub serta so mga taga-practice yan so technical side siya kumuta man so lucky mga kapakinigatan mo siya sa mga katunayin siya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at ayun eh why bali gusto ko lang i-greet mo no lahat ng mga fan natin brothers and sisters in Islam ng happy Eid Mubarak sa inyong lahat may Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds and sacrifices alam mo amin so maganda tanong rin sa guna episode tanong. So Clarence, salamon, sila Babo na si Baba. Hanggang sa susunod po na episodes dito lang po sa Usaping Bang sa Moro Government. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.